Hello guys! Welcome back to my channel! Nanganak ulit si Bubbles. Nagkaroon siya ng 3 puppies. Ayan, healthy naman yung kanya mga 3 puppies. Panoorin nyo guys hanggang dulo kung anong nangyari. Dumating ako guys, nagle-labor na si Bubbles. Ayan, lumabas na ang kanyang first puppy. Disclaimer lang guys, hindi kami expert sa panganganak sa aso. Nagkataon lang na yung kapatid kong nag-aalaga talaga ng aso is nasa work. Tapos hindi na siguro kayang hintayin pa ni Bubbles na dumating yung kapatid ko kasi siguro talagang sobrang sakit na ng kanyang tiyan. Kaya ayan, nanganak na talaga si Bubbles. Kaninang umaga guys, hindi na talaga kumain si Bubble. Siguro feeling talaga niya manganganak na siya this day. Kaya hindi na talaga siya kumain. Tapos yun nga, nakitaan na namin siya ng mga signs na nagle-labor na si Bubbles. Ito guys, ang kanyang first puppy. Hinayaan lang namin guys na gawin ni Bubbles ang kanyang mommy duty. Ayan, siya na ang nagtanggal ng parang plastic na nakabalot dun sa kanyang puppy. Natanggal niya na yung supot. Tapos yan, pinupunasan na lang namin yung ilong ng puppy para makahinga siya. Kasi baka merong nakabara dun sa kanyang ilong para at least, ayan, okay naman yung puppy. Nakita natin, gumalaw siya. Hinihintay lang namin guys na medyo humaba yung pusod ng kanyang puppy para makat natin siya at mapunasan natin yung puppy. Makikita natin guys na masyadong nakadikit pa talaga yung puppy kay Bubbles. Yan, hindi pa natin talaga pwedeng ikat yung kanyang pusod. Yan, punas-punasan lang natin yung ilong para makahinga talaga na maayos yung ating puppy. Napansin namin guys, humihilab ulit yung tiyan ni Bubbles. Ayan. Pero nakadikit pa yung first puppy sa kanya. Maikli pa talaga yung pusod. Ayan guys, napansin namin may lumalabas ulit kay Bubbles. Kala namin inunan yan nung first puppy pero second puppy na pala niya yan guys. Maiksi yung pagitan ng kanyang anak ngayon, yung first puppy at saka second puppy is magkasunod talaga siya guys. Hindi kagaya nung una siyang nanganak na meron pang time para malinisan namin yung first puppy, magupit yung pusod. Ngayon guys, yung first puppy nakadikit pa kay Bubbles, hindi pa namin nagupit yung kanyang pusod ng first puppy. Tapos, maya-mayang konti, lumabas na kagad yung second puppy ni Bubbles, guys. Ayan, tinatay ni Bubbles na tanggalin yung supot na nakalagay dun sa kanyang second puppy. Possible din, guys, na kaya ganyan magkasunod yung kanyang first puppy at saka second puppy. Siguro sa loob ng tiyan ni Bubbles is nabuhol yung mga pusod. Kaya siguro maiksi yung pagitan. Kinakain guys ni Bubbles yung inuna nung second puppy. Ayan. Medyo color green siya kasi nagbabitamin siya ng malunggay.
Dito guys, na-confirm talaga namin na tuta talaga siya kasi gumalaw talaga yung second puppy natin. Dito guys, hindi pa rin nabutas ni Bubbles yung parang supot. So, tinulungan na lang namin si Bubbles na mabutas yung plastic. Dito guys, dahan-dahan namin hinila ng kaunti yung second puppy ni Bubbles. Tapos binutas namin yung plastic na nasa second puppy ni Bubbles para makahinga siya. Ayan, binutas namin yung plastic para matanggal yung ating second puppy. Guys, pwede na natin i-cut yung pusod ng ating first puppy. Make sure lang natin guys na kapag manganganak ang ating alagang aso or hayop, kailangan malinis yung kamay natin sa pag-aassist sa kanila para hindi rin ma-infection o magkaroon ng bakterya yung mga puppies natin. Pati yung mga gagamitin nating gunting or yung pansapin sa kanila, make sure guys na nasanitize natin ito. Hindi totally natanggal ni Bubbles yung plastic, kaya tinulungan namin siya na tanggalin yung plastic or supot dun sa second puppy. Tapos punasan natin yung ilong guys para makahinga yung ating puppies. Ayan, ilang layered kasi yung plastic niya, yun ang napansin namin. Tapos guys, medyo maliit itong second puppies natin. Yung first puppy natin guys, active na siya, malikot siya. Itong second puppy natin, half size lang siya nitong first puppy natin. Inaano namin na kulang pa sa araw itong second puppy natin, kaya half size lang siya nitong first puppy. Sobrang liit talaga niya guys. Buti buhay siya. Hindi namin inaasahan na ganito yung mangyayari sa anak ni Bubbles. Kapag nakalapag yung second puppy guys, hindi siya gumagalaw. Ayan, pero pag inaangat naman namin siya, dun siya gumagalaw. Ayan, medyo mahina siya ng konti. Hindi siya ganun ka-active. Ayan, maliit lang talaga siya guys. Kulang pa talaga siya sa araw. Napaaga kasi yung panganganak ni Bubbles. Ayan guys, yung close up ng ating second puppy at saka ng ating first puppy. Napakaliit niya guys. Tapos, ayan, pinupunasan namin yung ilong niya para makahinga siya ng maayos. Kasi, maliit talaga siya. Tapos, pinunasan namin ulit sila ng wet wipes.
Kinuha ni Bubbles, guys, yung second puppies, nilapit niya sa kanya. Gusto niya yung mga puppies niya is laging malapit sa kanya. Nililinisan lang namin yung mga puppies para naman hindi sila lamigin o ginawin. Ayan. Eto na, guys, yung second puppies. Sobrang liit niya talaga. Ayan yung close-up niya. Okay naman, pinkish naman siya. Alam namin buhay siya. Ayan, binalagay na namin yung mga puppies kay Bubbles, guys. Pinaprepare na sila para sa breastfeeding kasi mas maganda yon. Yung pagkapanganak ng mga puppies natin is ipa-breastfeed natin kagad sila sa kanilang mommy. Para naman yung mga vitamins na tinitake ni Bubbles o yung mga gulay na kinain niya is mak-adapt ng mga puppies natin at para lumakas sila kaagad. Kung mapapansin nyo, guys, yung second puppies, inaalalayan pa natin siya para sa kanyang breastfeeding kasi medyo maliit siya masyado, hindi siya makadede masyado kay Bubbles, pero siyempre, ginaguide natin siya, ina-assist natin yung puppies natin kasi mas kailangan niya ng breastfeeding kasi nga maliit pa siya at kulang talaga siya sa araw, guys. Napansin namin, guys, yung second puppies natin, medyo parang nahihirapan siya huminga, hindi maayos yung kanyang paghinga. Sa bibig siya humihinga, kaya ginamitan namin siya ng parang suction, parang CPR ito, guys. Pero dahan-dahan lang kasi nga medyo maliit siya, kulang siya sa araw. So if ever may nakabara sa kanyang ilong, hopefully makuha natin para makahinga siya ng maayos. Ayan, medyo kailangan natin siyang tutukan kasi nga kulang siya sa araw. Yung mga needs niya, kailangan natin siya i-assist para at least makasurvive siya. Total first day pa lang naman niya, hopefully maging maganda yung kanyang health para maging healthy ng tuloy-tuloy ang ating second puppies.
Ayan guys, sumilab na naman yung chan ni Bubbles. Feeling ko manganganak na naman siya para sa kanyang third puppy. Ayan, nagpapahelp ako dito sa pamangkin ko. Umalis na kasi yung sister-in-law ko. May minute na siyang client. Ayan, ibis natulungan ako ng pamangkin ko. Umiyak yung pamangkin ko kasi nga wala daw yung mommy at daddy niya, nanghanganak yung aso. So, ako naman gusto ko sanang ilipat itong puppy, kaya lang, 'di ba sabi nila kapag nanghanganak daw yung aso, minsan matapang tapos possible na nangangagat. So, nagdadalawang isip akong hawakan yung puppy para ilipat. Nanganak na talaga yung si Bubbles para sa kanyang third puppy. Tapos si Bubbles, nandun pa siya sa sulok. So, yung hindi ko makikita kung ano na, kung nakalabas na ba totally yung third puppy, kung kamusta na. Ayan, hindi ko siya makita totally kasi nasa sulok siya. Tinatry ko na lang hilahin yung sapin ni Bubbles na hilahin papunta sa gitna kasi hindi namin makita yung puppy ko ano nang nangyayari. Ayan, bali, tumatawag na lang kami ng help dun sa ibang tao through cellphone ko anong gagawin nga namin. Ayan guys, bali, siguro kinakain ni Bubbles yung inuna ng third puppy. Hirap ng pwesto niya. Paano? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Paano? Andito na lang dito eh. Nandito na yung pangatlong alam. Wala. First time na ito. Buhay! Nakita mo? Oo, nakita ako. Nadalaan na ba ba? Pero hindi ko pa alam kung hindi ko nakikita. Natatakpan siya. Hala, paano? Nakita mo ba? Umano yung... Natatakpan eh. Bubble. Hindi ko makita. Ayun. Ayun siya. Hindi ko pwede hatakin, hindi ako marunong. Tsaka baka maano naman ko. Ulo, OMG. Ganun mo. Tulungan mo kasi siya. Bubbles, ilim mo na yan, Bubbles. Ayan guys, yung eksena namin ng pamangkin ko. Lumabas yung third puppy. Yung ulo ng third puppy, na-stuck dun sa puwet ni Bubbles. Although, gumagalaw naman yung third puppy. Pero, madulas siya. So, naaano rin akong hatakin siya or paano namin tatanggalin yung third puppy. Na-stuck nga siya dun sa puwet ni Bubbles. So, baka kasi may mangyaring masama, ipwersahin ko yung puppy at saka yung... Dapat kasi humilab ulit yung chan ni Bubbles para umiri siya nang sa ganun totally na mailabas niya yung third puppy. Ayan, madulas siya guys. Tapos para siyang pag hinawakan mo siya, nasa suction siya papasok ulit dun sa puwet ni Bubbles. So, ayun nga guys. Hindi namin alam kung anong gagawin. Na-stuck talaga yung third puppy. Nag-worry talaga kami ng pamangking ko kasi nga baka
pag tumagal pa siya na gano'n yung situation niya is hindi namin alam ba kung makayanan ng papi yung gano'ng sitwasyon kasi nga baby pa siya. So, kailangan talaga maalis namin sa gano'ng sitwasyon yung papi. So, tumatawag lang kami ng help dun sa mga kakilala namin kung anong dapat namin gawin. Pero, ginagawa ng pamangkin ko is kinakausap niya na si Bubbles na hinihimas-himas niya yung tiyan ni Bubbles na para umimiray si Bubbles. Nang sa ganon, totally na mailabas niya yung third puppy. So, nakakaawa guys. So, hindi talaga namin alam kung paanong gagawin kasi pareho kami ng pamangking kong hindi marunong pagdating dito sa pagpapaanak sa aso. Ang alam lang namin is kung paano pakakainin sila, bibigyan ng vitamins. Pero itong case ng panganak ni Bubbles is kakaiba talaga siya, kakaibang experience. Tapos hindi rin naman kami medical pareho, so yun, hindi namin alam kung paano gagawin. Hinahawakan ko yung puppies, chinecheck ko, buhay naman siya. Kaya lang syempre, na-stuck siya. Ayan, hinihimas-himas nung pamangking ko yung tiyan ni Bubbles. Nang sa ganun, umiri pa siya at totally na makalabas yung third puppy. Diyos ko, kawawa naman. Kawawa. Awa ako. Bubbles! Yung baby mo! Konting-konti na lang, Alize. Nabuhol eh, yung puso at saka yung ulo. Paano yun? O, yun! Pinipilit niya din lumabas eh. Yung baby. Baka masaktan yung baby na awa ako. Tintay, paano? Buti na lang. Si Bubbles. Marunong ka ba? Hindi nga eh. Ma! Kausapin mo si Bubbles. Sabihin mo, iri-irik ako. Paawa ka kung hinitalanin mo ng tao. Hihilahin. Hihilahin? Madulas eh. Kumakapit siya. Bubbles, umiri ka ha? Bubbles, iri-bubbles. Iri-bubbles o iri? Uyan! Isa pa, Bubbles. Iri pa. 1, 2, 3. Iri, Bubbles. Iri. Iri, Bubbles. Yung baby mo kawawa. Bubbles. Iri. Makinig sa ate. Ay! Bubbles, umiri ka na. Umiri ka na. Iri. Bubbles. Hindi naman nangagat mo si Bubbles. Bubbles, iri. Ay, makinig sa ate. Iri, Bubbles. Iri. Iri. 1, 2, 3. Bubbles. Ayaw eh. Ayaw mahatak. Sabihin mo ayaw mahatak. Hit na. Ayan. Dahan-dahan lang daw. Hilahin, pahawakan mo tawi, Tita Lani. Dahan-dahan lang. Eh, andito yung tawi. Hindi. Paglabas, tanggalin mo agad balot. Sa balot. Wala nang balot. Ayan! Ayan! Uy! Wala nang balot ka mo. Sabihin niya daw. Uy, buhay. Hindi ko nga alam eh. Kinakain ni Bubbles, ano, okay lang ba to? Parang dugo siya eh. Ayan o, oh. Buhay ba yung anak niya? Hindi ko makita. Akin na yun. Uy. Huwag sa matabi. Ayan, 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 gumalaw. Ayan. Kaya lang baka makagat kasi ako eh. Hindi ba ako kakagating yan? Hindi yan. Ika yung ganun mo pa nga siya. Uy, baby! Baby! Gising, baby! Kinakabahan ako. Uy, baby! Yan ba, Alisa? Uy, baby niya. Ilong sa dapat ata eh. Dapat yata tawid eh. Hush! Uy, ikaw! Gumising ka dyan. Uy, inaipit na yung isa, Bubbles!
Iusog mo yung dalawang tuta. Uy. Uy, yung tuta. Ala, nandiyan pala yung isang tuta po. Dede, kasi ito ng dede yung isa eh. Ayan! Dinilinis ko yung ilong eh. Ano, nakahinga na ba? Gumagalaw. Gumalaw. Tapos hindi na ulit gumalaw. Gumagalaw siya. Silang paunti-unti. Yung baby mo. Mamaya ka na dumede. Dede ka ng dede. Baka ikumakain ni Bubble. So, Ayun yung ilong niya. May tubig. May tubig yung ilong. Bubbles. Ayan! Ayan, ano? Baby! Ayan, natanggal na yata yung ano. Ay. Hindi eh. Nakakabit eh. Kailangan gupitin. Hindi ko na maalam. Nandun pa si Bubbles. Ang sana basta sila. Ayan! Gumanon. Nakita mo? Gumalaw na ba? Gumalaw. Nakatuntong beses o apat na apat. Paano natin gugupitin? Medyo gumagalaw! Uy! Ayan! Ganun ko kay CPR ko. Shhh! Asan yung isang baby? Nandiyan sa tiyan. Nakikiagaw siya. Ano yung mga? Uy! Nawawala isa! Nandito sa dumi-daddy siya. Umiipan. Uy! Gising huy! Uy, galaw. Ayan! Bubbles, take ka lang, Bubbles. Hindi maputol yung... Ano ba? Paano? Isip. Paano? Ano ko pa? Sip lang to. Na ano mo? Ginaganong-ganong ko lang. Dapat kasi yung parang... Ilangan maputol yung pusod eh. Tito Lani, takot ako pagpuputulin mo. Please. Baka ano, iba yung maputol mo, you know. Natakot ako. Ayan, gumagalaw siya. Baby, galaw ka lang, baby. Galaw lang. Gumalaw ka, hoy. Huwag mo, ano, inaano ko. Ang lambot niya. Hindi itong humihinga. Ayan! Sipon siya. Para lang ng pusod. Dito ako sa pinabunas kay Bubbles. Bakit kay Bubbles may inaano? Eh yung ano, dumayin si Bubbles eh. Ayun o, may parang sipon siya. Ayan. Bilaan, babuhito. Ayan! Yan. Paano yun? Nadugalan na siya. Yung mali. Ayun o. Hindi pa na ano yung pusod. Ala, isa.
Ayun, may lumabas na. Paano ko puputulin? Nakaano yung isang puso dun sa ano? Yung sa lumabas kay Bubbles. Okay naman na siguro yung pag ganyan mo na. Uy. Kailangan ko may survive, may price doon sa hindi, ganun na yung nakabuhol yung ano eh. Yung parang lumalabas kay Bubbles. Uy, baby. Ayan. Mga ganun siya. So, kailangan pala itap, tap, tap. Baby, baby, baby. Adjust, adjust. Baby. Ano nangyari po? Adjust, adjust. Bubbles, ito yung baby mo. Ayaw ba? Uy, vlogger lang ako. Hindi ako doktor. Doktor ako, kaso lang di sa aso. Ayan, no, pero kanina parang puti yung dila nung tuta. Ngayon, medyo nagiging pink na. Ayan. Hinga lang, baby. Parang may barado kasi sa ilong niya. Di ba na-stuck siya dun? Baka yung mga tubig. May lumabas na nga. Baka yung mga tubig pumasok sa ilong niya, ganun, o sa bunganga. Kaya siya gumaganyan. Kaya nga, may lumabas na nga na may parang ano eh. Ayun, no. Kailangan ko na pala mag-advance, mag-aral ng doktor kasi yung mga ganyan. Ayos pa yung mga nanit natin ko. Hindi, importante to. Hindi ito naman importante. Ano? Dapat talaga, ayan, hinga ka lang, huminga ka lang. Huminga ka lang. Dapat umusog pa yung parang puso di. Para maputol. Ayan. Kay Babusin. Sa'yo na lang ipunas ba? Ay, mayroon pa. Umiiris si Bubbles, Tita Lani. Hindi ko na to kaya. Hindi pa natin naputol. Paano yun? Ang dumi na nito. Kumuha ka na nga ng bago, Alaysa. Nitong wipes. Uy. Punasan niyo ng towel para medyo matuyo. Yung pusod, 1 inch. Yung putol, wag hihilahin. Sabi. 1 inch. Uy, ba't ka umiyak? Muna na mamawi sa'yo eh. Jiga-jiga-jiga-jiga-jigs. Ah, tita lang yan. Yung pandra. Umiiyak kasi ito. Ang baby. Finally, naputol din namin guys yung pusod ng third puppy kay Bubbles. Yun nga, medyo sobrang tagal nga bago namin siya nakuha dun sa kay Bubbles dahil nga na-stuck diba yung kanyang ulo sa loob. Yan. Tapos hanggang ngayon, nire-revive namin siya kasi yung nakuha namin siya sa kay Bubbles, napaka-light color niya na guys. Tapos bihirang-bihira siya gumalaw. Tapos ano namin na hindi siya humihinga. Yan, siguro parang gumagalaw lang siya kasi nahahatak siya ni Bubbles. Pero yun, hindi nga siya talaga gumagalaw. Hanggang ngayon, hindi siya talaga gumagalaw. Tapos mapapansin mo naman yung paa niya, naka-straight lang. Ayan, naka-straight lang yung paa niya. Kaya kinakabahan din kami guys. Buti na lang guys, nakabukas yung kanyang bibig. So, hinihipan namin siya ng pamangking ko para at least yung hangin pumasok sa kanya para at least makasurvive siya. Tapos, pinapump namin yung dito sa may chest niya. Ayan. Tapos, maraming lumalabas sa kanya na tubig dun sa kanyang ilong.
lang. Hangga ano ako. Surgery. Hoy! Mamaya na, Dede. Ayan, itapit daw ito yung dropper. Patlo sa ilang, tapos higan. Ayan! Dami niyan na, ano na, tubig. Uy, yung isang tuta, nadaganan. Ano yung mga muna? Hindi, gusto dumede. Hindi, yung isa pang maliit. Hindi siya nadaganan. Uy, yung dropper mo nasa mukha ko. Yan, medyo nagpapink na. Nag-red na yung dila niya. Ano ba yun? Pumuno problema pa namin tong isa. May meron na. Or ikaw na muna doon, ako na muna dito. Hindi ko kasi talaga kaya yung ano. Hindi naman doon nakangagat si Babos. Siya, hindi naman talaga siya nakangagat simula dati pa yung... Ayun, meron na. Meron ba? Umiiri. Ano ba yan? Nasaan ba yung mga tumutulong sa atin? Alis mo na dyan, alis mo na. Ano yung ato eh? Ew. Baby! Tinatap ko lang kasi ano, para maugoy-ugoy siya. Nagay daw muna kay Bubbles. Hindi, may lumalabas na ano kasi diba yung ulo niya na na-stop. Na-stop. Na ilang minutes. May mga tubig na ano sa kanya. Kaya, ayan o. Kanina kaya kulay puti yan. Hindi ko alam kung makikita sa video. Ay, pwede mo yan. Video like survive, blah, blah, blah. Si Bubbles, eksena ka. Lenny pa rin. Painintay si... Limuli ito. Pinapasok ako yung mga na ano niya eh. Kasi nga na ano siya eh. Yung isang pinakamalit baka maapakan mo. Iusog mo. Baby. Baby. Do you want me? Ayan, dumi na. Baby. Oh, Diyos naman. Papaula yung anak mo na, May. Uy! Si Piggy! Uy! Si Piggy! Eh, ano yung mamuna si Piggy? Bilisan mo! Lang. Titingin lang ako ng mga advice. Tanungin mo kung okay na ba to, yung pangatlo. Kaya lang may rami pang lumalabas na ano sa kanya. Uy! Uy, si Biggie! Ano ba?
ano. Ilalapit ko na siya kay Bubbles. Medyo pink na siya pero hindi siya ganong gumagalaw eh. Ano siya? Yung parang naaano sa tubig? Oo, oo, may mga... Parang yung pag-smisipon. Oo, parang ang dami niyang tubig sa ilong niya. Sobrang din ka naman kay Bubbles. Sorry, Bubbles. May anak pa yan sa loob. Dito yung iba. Sa tingin mo, ano na to? Itong tutang isa? May naman siguro. Sino, ganyan muna ha. Diyan na lang kayo yung mga babies, no? Inaalok. Baliktad yung lagay mo yata ng upuan eh. Ito pa yung okay na siguro to, ilapit ko na kay Bubbles. Sige, pwede naman siguro. Sa tingin mo, mag-space ka naman, sorry. Parang kulay pink na siya eh. Sige, pwede na siguro yan. Uy, parang humihilab yung isang tiyan. Uy, baka maipit ng isa. Babae rin to. Mas ano na siya ngayon, no? Kulay pink na. Niligay ko na kay Bubbles yung pangatlo, sabihin mo. Padidihin mo kaya, Alisa muna. I-ano mo yung pangalawa tsaka to. Para ma... Kasi baka hindi ito mo... Tingnan ko nga muna yung ilong na ito. Ipahiga, ayan, tapos isusunod natin yung isa para ito kasi hindi dumidi ayaw mo dumidi so, hindi siya marunong dumidi yung baby. Uy, umiire? Kailangan sa baba itong baby. Ito yung pababa boys, yung dede kunti naman yung dede. Yun, humihinga na ito. Humihinga na. Kanina, hindi. Go, Bubbles. Sige lang ate. 1, 2, 3, push. Push, Bubbles. Push. Push. Ito kasi hindi siya makadede yung isang... Tagal pa ba ng alas 4? Push, Bubbles.
kesyo makakadede. Uy, dumidede ka dyan. Ito na lang. Uy, padidein mo naman ito, diba? Buti na lang. Ito, kinakabahan na talaga ako. Uy, sabi ko, kasi yung kamay ko. Kasi nga, ito talaga isa yun. Hindi ko makita, tapos sabi mo yung ulo nga nandun sa puwit. Yan, dumidede na yung baby. Ati ko si mami. Ito ay inaano-ano ko kasi nga may ano pa siya, yung may lumalabas na tubig. O, Didi. Ano pa nga siya? Diba na nasa loob parang dugo eh. Ay, baby. Itatap-tap ko na lang isa. Go, ire, Bubbles. Here na ate. 1, 2, 3, go. Go, Bubbles. Ire. 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 Here lang ate, ha. Ire na. Ayan na, dumidede na siya. Nakasuksok na? At, wait lang. Isuksok mo. Wait lang. Ito kasi isa. Wait, taba mo. Taba ng isa. Baby. Okay, ayun o. Okay na ba yan? Oh, basta nakakasipsip. Hindi. Tingnan mo. Check mo dito. Dito o. Nakakita dito eh. Hindi, babe. Hindi siya, hindi niya yata alam kung paano. O kasi dahil nakadabas ka na. Kasi kanina pa lang di siya humihinga, no? Ito na yung third puppy natin, guys. Ayan, nakasurvive na siya. Pinkish na yung kulay niya at marunong na siyang huminga, guys. Ang sunod-sunod kayo. Tatlo. Yung pangalawa, sobrang liit. Ayan, humihinga na yung pangatlo. Sabi mo, humihinga na yung pangatlo. Kanina kasi parang hindi siya gumagalaw eh. Niya? Painumin mo kaya siya kahit konti. Di ba may injection ka, tapos nilalagyan mo ng tubig? Kahit ganun. Ano ka, Bubbles, ha? Ayusin mo yung susunod mong anak. Huwag yung kaganinang eksena. Laging eksena yung pangatlo, no? Di ba yung dati, yung pangatlo yung may problema? Tapos ngayon, ganun na naman. Yung malaki, yung dinaganan pa niya itong maliit sa pagkakatanday. Tandayan yan dahil maliit. Yan, ayusin mo na. Ito lang. Yan, ayusin mo na. Habang nakapas. Ika lang, Bubbles. Yan, perfect. Humihinga na maayos tong pangatlo. Kaya lang, hindi pa siya nakadede. Ito pala water. Yan, bigyan mo siya. Ininom niya. Uy, how dali. Uy, ala, dinaganan niya. Ano yung mga, baka makagat ako. Aliza, ano yung mga dinaganan niya? Diyos ko, natatakot ako sa'yo. Alam mo ba, nahirapan ako pahingayin niya. Tapos, usog kaya natin ako at dito. Tapos, dadaganan mo lang. Alas, di niya mahumihinga. Yan, uy. Hindi pa buhol na naman. Mahal ko kasi kagayin si Bubbles kasi may anak siya.
ako rin, hindi natatakot. Baka kainin yung kamay ko. Ito, baby, oh. Painumin mo na siya pa konti-konti. Wag. Hindi ako din pagkain si Bambas. Ayaw niya, tubig lang. Kasi, ah, kasi kumakain siya ng mga ano natin. Oo, baka. Kaya ganun. Isa pa. Ay, ayaw. Kinain siya. Ay, wag na, be. Ayaw niya. Tubig-tubig lang. Kasi na, ano siya. Ayan din ba yung dropper na inaano sa ilong? Hindi, ayun o. Ah? Dalawa yung dropper ni Lee.